Bakit ang mga bata doon ay hindi nag-aaral? I don't believe na itong mga parents na ito ay ayaw nila pagpaaralin yung mga anak nila. Dati ka pa nga mayor eh. Three times ka na mayor. Ito pagdating sa edukasyon ng mga bata, wala kang pakialam. Siguradong magagalit si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa kalokohang ginagawa ni Senyor Aguila Jerens Kilario na leader ng kulto matapos mabulgar sa Senado na ang mga bata sa kanilang lugar sa Kapihan ay hindi pala pinag-aaral kahit ang dating ex-mayor ay wala ring pakialam sa mga bata. At ito ang nakakagulat, ang isa daw sa mga rason kung bakit hindi nag-aaral ang mga bata doon ay dahil sa kahirapan ng kalsada at malayo raw itong lakarin. O kung talaga bang pinipigilan yung mag-aaral ng mga bata o hindi? Our records will show kung anong pinag-usapan na. O bakit walang bata nag-aaral? Sige nga, explain to me. It is a natural nature ng bata yan na maghanap ng pag-aaral. Kaya nga yung mga bata dito na lumayas dahil lalaki daw sila na walang pinag-aralan. So yun ang nangyari. Tapos sa inyo, wala nag-aaral. Yan ay mga parents ha, doon sa loob may mga parents. I don't believe na itong mga parents na ito ay ayaw nila pagpaaralin yung mga anak nila. At ikaw mismo, I don't believe na ikaw, dati kang mayor, dati kang DepEd superintendent, na ayaw mong paaralin ang mga bata. But how can we explain it to the whole world? Bakit ang mga bata doon ay hindi nag-aaral? Ngayon, you want us to believe that dahil sa kahirapan ng kalsada, which is 3 or 4 kilometers, na babagtasin or lalakarin, kaya hindi papasok mga bata. I don't buy your explanation. Mr. Chair, please. Yes, go ahead. Meron namang parent po dito. Pwede po po sila mismo mag-con bakit hindi pinaaral nila o hindi nakaaral. Meron namang kaming kasama dito na isang parent, si Fibilin Cumillanes po. Pwede pa po payagan makapagsalita para siya po mismo ang mag-express ng kanyang kung anong tagla ang totoo. Ikaw, parents ka mismo. May mga anak, may mga apo ka pa doon, di ba? Opo, yung mga anak ko po ay tapos na po nag-aral. At, bago kasi wala pang Kapihan noon. Wala pa. May nag-continue naman po through online. Sige nga, sino yung parent na gusto mong magsalita? Yes, alika dito para magbigay linaw ka. Bakit yung mga anak mo hindi nag-aaral? Mr. Chair. Before that, you want to say something? Yes, salamat kayo, yeah. Mr. Chair. Bago yung isang importante sa anong follow-up question ko sa DSWD, follow-up lang kay Mr. Galanida. Sir, di ba na narinig niyo po yung presentation ni Attorney Dano? Yung mahaba, mabigat, detalyadong schedule ng iba't ibang levels ng Soldiers of God. Simula po madaling araw hanggang halos hating gabi. Narinig po niyo yung presentation iyon? Yes po, narinig ko po. Opo. So hindi po kaya logical sa pagtanaw namin na kaya pinagbabawal yung mga estudyante mag-aral dahil ang dami na nilang ibang gawain dun sa mula agila hanggang fetus, mula 2 a.m. hanggang halos gabi na. So, hindi kaya ang nangyayari ay pinatigil niyong mag-aral yung mga bata dahil gusto niyo silang i-recruit dyan sa Soldiers of God? Nagugulat po ako yung presentation na yan kasi ang marami ng mga activities doon. Ang alam ko lang po ay yung sinasabing Salonera Training Camp kasi nag-training kami po para sa cultural presentation. Because sir, we believe, especially during the COVID years, na yung hindi makapag-aral formally, makapag-aral sila informal or non-formal through cultural development. Yan sir, po. Yung maaring may ilan kayong mga cultural activities doon, pero kahit po yung photo na ipinakita ni Chair, na sabi nung una ni attorney ay cultural event, ay lumabas na
flag ceremony. At bakit po kayo magugulat dun sa presentation? Eh mismong yung mga nagtestigo mula sa Aguila, mula sa Agnos, yung isang kababaihan din dito, may marka sa kamay ng mga miyembro ng Soldiers of God. At sabi nila pati yung ilang matatapang na mga bata sa fetus, 7 to 8 years old, ay may ganung marka. Kumbaga, nasa sariling katawan ng pruweba ng pagde-deploy nila dyan sa iba't ibang level ng Soldiers of God. Para busy sila at pagod, sabi Nina Mayor yata kanina, mula madaling araw hanggang gabi. So paano nga po talaga sila mag-aaral niyan? Eh, tinetrain po sila bilang Soldiers of God. Hindi naman po. Overloaded yung schedule ng mga bata. Kung yun ang totoo, yung presentation na yun, overloaded. Hindi na, kaya sabi ko po, nagulat po ako kung saan siya nagkukuha doon. Huwag ka magulat kasi sabi man ito ng mga bata na na-rescue. Pero, hindi man yan gawa-gawa nila, hindi man yan imbinto nila. Nanggagaling doon sa mga bata na nagsasabi kanina. Doon galing sa kanila. Tapos ikaw ngayon, nagulat ka na may ganyan pala schedule. So sino gumagawa ng schedule kung nagulat ka? Sino gumagawa niyan? Kasi wala kaming schedule ng ganun ka-kaiktik schedule. Mr. Chair. Okay na. I mean, ang hirap po talagang ang daming mga pagtetestigo, may presentation na napaka-detalyado, tapos sasabihin lamang po na hindi totoo. Kaya nga sinight po kayong apat in contempt kanina ng komite. Just one follow-up question, yes, Mr. Chair, sa DSWD. Dahil po sabi po ni Ina Asik Dumlao, kulang pa ang panahon ngayon para makumpleto yung pagpoproseso. Pero saan po magsistay yung mga bata? Yun po yung concern kong yun at tanong sa DSWD. Saan po sila magsistay hanggang matapos yung prosesong yun? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, batay po doon sa aming pag-uusap ng mga bata, sila kasama po nila ang kanilang mga magulang. Sila po ay may tinitirhan dito na hotel na malapit lang po dito sa Senate. And pagkatapos po dito, kasama rin po nila yung mga magulang nila sa lugar po na nabanggit. So, and then pagkatapos po, paano po makukumpleto ng DSWD yung social preparation sa kanila? Well, Mr. Chair, Madam Senator, ongoing naman po yung isinasagawa na social preparation. Kabilang na po dyan yung mga activities na isinasagawa. At sana po, bago matapos ang araw na ito, ay matapos din po yung isinasagawang pagpoproseso sa kanila. Maraming salamat po. Salamat din, Asik. Sana nga po na kahit lampas nitong hearing, kung kailan man isususpend ni Chair, sana nga sa loob nitong maghapong ito ay makumpleto yung proseso. On behalf of the Chair, si Ma'am Regino, yes, ng Commission on Human Rights. Good afternoon, Your Honors. Good afternoon. Upon hearing your privileged speech, the Commission on Human Rights as the Gender and Development Ombud of the country and as the Child Ombud created a task force to investigate the allegations in Socorro. So what we did was, there was a 5-member team deployed in Socorro. And based on our independent investigation, I should say, we can confirm some of the allegations here. Based on the initial investigation, we conducted many interviews because the task force was there, I think, for 5 days. And we have our report here, Madam Senator, regarding the investigation that we conducted. And on that investigation, we found out initially, based on the interviews with the children, there was forced marriage. There was also a denial, because we are looking into the human rights dimension of this case. There was a violation of the right to education, access to education, and likewise, there's a violation on the freedom of movement of these people. We will submit, Your Honor, our initial investigation report because
it is actually based on many violations. Salamat thank you, Mr. thank you. Thank you, ma'am, for that findings. Salamat. So, very clear na may mga violation na karapatan pang tao na nangyayari doon. Thank you. DNR. Magandang hapon po. Kindly inform this committee paano nangyari yan, yung pagkukontrol nila sa lugar na yan, yung historical background up to the present. Well, actually, sir, yes. Based on records, itong Socorro Bayanihan Services Incorporated is one of the 12 Pakbarma that we have issued so far in the island of Sikaw. What's Pakbarma? Protected Area Community-Based Resources Management. Ganda-ganda. Protected Area? Protected Area Community-Based Resource Management. Community-Based? Resource Management Agreement. Resource Management Agreement. Yes. Between a cooperative or a people's organization? Yes, sir. And DNR? Yes, sir. So, merong isang agreement entered into between the department, DNR, and the people's organization for them to occupy, cultivate, and benefit from the fruits of their labor in a protected area. Kagaya po nitong sa subject area. For how many years? For 25 years, renewable for another 25 years. So, maximum of 50 lang? Maximum of 50, sir. In this case, si kanila, naka-renew na sila? Kanila, nakaka-labinsyam na taon na. Ika-25 taon ay sa petsa 2029 pa po. Ah, mag 25 years pa ngayong? 2029 po. 2029? Yes, sir. So after that, renewable pa? Pwede po nilang renew. Another 25 years? But after our evaluation that they have not violated any of the terms and conditions ng ating agreement. Subject to evaluation? Yeah. Yung kanilang renewal? Yes, sir. At kahit po sa ngayon. So kasama ba doon sa kanilang mandato sa agreement that was executed between DNR and the People's Organization called CBSI, Socorro Bayanihan Services Incorporated. Kasama ba doon yung bawal mapasukan ng ibang tao na hindi membro yung area? Exclusive. Yung exclusivity. Yes, sir. Yeah. Can you explain about exclusivity? Exclusivity as against any third party. Ano? As against any third party to occupy and develop any area within the stewarded lands. So, bawal? Bawal po talaga. Pero bawal magbubawal in the sense na hindi po pwedeng dumaan because that happens in other areas na pwedeng... Sandali, klaruhin natin. Aho. Non-member ng Socorro pupunta doon para cultivate ng land, bawal. Dahil may agreement na kayo between you and them. Kung dadaan lang po doon, pwede po yun. Kung dadaan lang? Yeah, pwede po. Ang pasyal-pasyal lang? Pwede rin po. Kung wala namang gagawing masama doon, pwede po yun. So it doesn't close them with the author or with the power to prohibit other people from coming inside the territory? Hindi po. That's clear? Pwede po yun, yes sir, pwede po. Hindi yan stipulated doon sa agreement, ha? Ang exclusivity po is yung use. No? Yung land use lang? Yes sir, opo. Pero yung entrance, egress, entrance at saka egress, walang problema? If I may add, Mr. Senator, sir. Yes, go ahead. Kahit po yung aking mga tauhan, we have, despite our visitorial power, we still need to get clearance from them to be able to exercise our moratorium. You are the regulating agency, DNR. You have the visitorial powers. Hindi kayo makapasok doon? We need to get clearance from them. Ha? We need to get clearance. Anak ng baka. Anak ng baka. Anong klaseng gobyerno kayo? Ganun na kayo kahina? DNR kayo? Yeah. Visitorial powers ninyo, exercise ninyo over that piece of land. Dahil kayong DNR. Tapos hindi kayo basa-basa kapasok doon? Based on my pasok, ganun po sa experience namin. We have to inform them in advance na pupunta ko on that date.
Jeris Kilario, bakit yung binabawalan ng DNR na mag-perform na kanilang mandato doon na mag-visitorial powers sa inyo? Ikaw ba, Presidente? You answer. Hindi po naman binabawalan yung DNR. Kung pwede silang pumasok, pwede naman. May mga DNR nga pumapasok. DNR na kaya nagsasabi ngayon, no? Ikaw, puro ka lang nga. DNR na nagsabi na hindi sila magkapasok. Yung makasagot lang po yan ay si Board Mamerto Galanida. Sige, go ahead, Mr. Galanida. Mr. Chair. Go ahead, Senator Risa. Kapansin-pansin lang, dapat ang presidenteng talaga ng isang organisasyon makapagsagot tungkol sa organisasyon. Pasa lang ng pasa ng mga tanong kay Mr. Galanida, Mr. Chair. Yun nga, lumalabas na parang figurehead ka lang dyan, Mr. Jerez Kilario. You're not the one leading that organization. Mr. Chair, kasi po, baguhan lang siya, hindi niya alam kung anong nangyari yung for the last almost 24 years. Bakit siya ginawa niyong presidente? Dahil? Siya po ang in-endorse ng dating presidente namin at sa kanyang election siya po ang nanalo. Okay, sige. Mr. Chair. Siya talagang pinili ninyo. Mr. Chair, ilinaw ko lang po. I cannot remember of any incident na binawalan namin ang DNR kasi regular naman sila nagpunta doon even one month ago nagpunta naman sila in fact I think they are even there in Socorro now. Mr. Galanida, I will cut you short. Kung sabi mo may laban, may away kayo dito ni Mr. Idilito Sangko dahil gusto niya, dati siyang membro, ngayon gustong gumawa ng, mayroon siyang, he has axe to grind against you. Sabi mo rin naman, sila mayor dahil sa politics, hindi kayo magkakaintindihan. Okay lang yan, I can accept that na parang kini-question mo yung kanila sinasabi. Pero ito ngayon, DNR, ano pakialam ng DNR sa politika ninyo? Ano pakialam ng DNR sa asosasyon ninyo? Ang pakialam lang niya is being the regulating agency by the of the government to regulate yung activities ninyo dyan sa lupa na yan. Anong rason ba kaysa magsinungaling? Ang totoo po, mayroon naman lang siyang yung representative nila, isang team, yung headed by Mr. Johnson yung apelido. Palagi naman siya nagpunta doon. Ayaw ko bakit sabi ni director na binawalan. Sinabi na nga niya. Nagulat po ako. May pretended area superintendent experience that situation na hindi siya pinapasok niya sa area niyan. May pasok in Siargao. Ano sabi niya? Siya po mismo yung naka-experience. Gamitin mo yung microphone. You introduce yourself first. Good afternoon, Honorable Chair. Yes. Samuel Malayo po, Protected Area Superintendent of Siargao Islands Protected Landscape and Seascape. My personal experience in Bayanihan is that during the time when I was still in the regional office, and I was conducting performance evaluation of all pakbarmas in Socorro, it was only SBSI who did not allow us to enter the area. They responded to our letter that they don't have anybody who could assist us in our evaluation because they have important activity in their area. So with that, you did not complain to the police and seek assistance from the police para you can perform your mandate, makapasok ka doon sa loob? Hindi ka nag-report sa police? Hindi na po. Hindi ka nagpatulong? Hindi ka nag-coordinate sa police? Normal, sir, pagka mga ganun pong situation, we just
consider their responses and we just reschedule our visit. Magaganyan sir. Kasi anyway, that's part of our regular monitoring and evaluation. So kung sa kung di sila pupwede, then we just reschedule our visit. That's how we treat our partners in area development. Kasi partners natin sila eh. They may have the reason, so inuunawan na lang po namin. But then, yeah, you may have the reasons, you may have the right understanding, but the way I see it from the outside, my God, you're a government agency regulating this activity or this piece of land ng ating bansa, then hindi kayo makapag-conduct ng evaluation sa loob dahil binabawalan kayo. Mr. Chair, I remember merong isa sa mga witnesses nagsabi na nung nagpunta ang DENR, they were able to set up a trap, parang ganun. Pero I think si Mark yung nagsasabi, baka matandaan pa niya, yung isang witness natin nagsabi na Bitcoin or in term parang may... A trap. Bitcoin ang taga... Isa nang sabi? Si Mark Hilsano yata yun. Ikaw yun? In one of our interviews sa kanya. Sige nga, you share with us what you know.